habang patuloy ang tila walang katapusang paghihintay ng mga agapito at iba pang retiree ng MWSS. Ang matataas na opisyal naman ng ahensya, sumusweldo ng milyon-milyon at nakakuha ng napakaraming benepisyo kada taon. Ayon sa COA report, noong 2007, umabot sa 37.78 milyong piso ang halaga na gastos ng MWSS para lamang sa mga benepisyo ng mga empleyado nito, kabilang na ang 17 milyong pisong Collective Negotiation Agreement Signing Bonus, Anniversary Bonus na umabot sa 15.22 milyong piso, Productivity Incentive Benefit na nagkakahalaga ng 5.3 milyong piso. Kinwestiyon rin ng COA ang 11.7 milyong pisong Modified Grocery Incentive para sa mga matataas na opisyal nito. Wala raw itong legal na basihan. Sumusweldo rin ng 14,000 piso ang isang Board of Trustee sa bawat board meeting nila. Sa sona ni Pinoy, binanggit niya na kada isang taon, nasa 2.5 milyong piso ang kinikita ng bawat isa sa kanila. Ibig sabihin, kada buwan, nasa mahigit 200,000 piso ang ibinibigay sa kanila. Kaya kung susumahin, ang 500,000 pisong benepisyo ng mga agapito na pinaghirapan niya ng halos 40 taon, makukuha lang ng isang board of director sa loob ng halos 3 buwan. Kung maaari, pagpatuloy niya yung sinabi niya sa SONA. At yun eh, magandang ano, magandang kaisipan ng mga maliliit. Siguro ay itataguhin siya ng maliliit na tao pagdadasal siya na napansin yung kahirapan ng maliliit at yung panloloko ng ginagawa ng mga na tauhan ng gobyerno. Hindi naman unfair kasi tinitingnan nga namin kung paano. Iyon namang nagbibigay sa empleyado, sinasabi natin na all approved by the board yun eh. Above board touch yun. So, gusto din naman ng tulungan ang mga empleyado dahil alam mo naman ang empleyado. If you compare the salaries of government employees compared to those in the private sector, makikita mo lang malaki ang diferensya, di ba? Naniniwala ako na to increase professionalism, talagang dapat you give professional treatment sa mga empleyado mo. Paano yan? Yun nga, yung salaries, yung skills training, tapos benefits. Ganun. Pero, tingnan mo rin naman yung issue ng disparity. Eh kung puro naman, di ba, puro yung heads lang naman nung certain GOCC ang nakikinabang. At mukhang sobra-sobra naman. Mukhang hindi na yun yung for the benefit of, you know, professionalizing the agency. Noong 2007, naglabas sa ng report ang COA para sa labis-labis na extraordinary and miscellaneous expenses o EME ng MWSS para sa mga taong 2004 hanggang 2006. Ang EME ay pondong inilaan para sa mga meetings, seminars at iba pang public relation transaction na wala sa budget allocation. Ang inilang pondo sa General Appropriations Act para sa EME ng MWSS nasa 8.2 milyon pesos pero ang inaprubahan ng board 20.3 milyon pesos. Pero ang total reported expenses umabot ng 125.28 milyon piso, lagpas ng 116.98 milyon pesos na nakatakda sa GAA. Ayon sa COA report, kaduda-duda rin ang meal allowance ng ilang opisyal. Ang 17 opisyal halimbawa, gumastos ng 2.3 milyon pesos para sa meals at snacks. Pero ang 27% nito o 646,600 pesos ginastos ang Sabado at Linggo, mga non-working days. Kaduda-duda din daw paglalaan ng hazard pay na nagkakahalaga ng 1.74 milyong piso mula Enero at Disyembre 2008 sa mga empleyadong nagtatrabaho sa MWSS compound sa Old Balara, Quezon City. Ang hazard pay ay binibigay sa mga empleyadong nagtatrabaho sa mga delikado, tri-torn at embattled areas. Ayon sa COA, ang Metro Manila ay hindi tinuturing na strife-torn area, sang-ayon rin sa batas. Wala daw itong legal na basihan at dapat lamang naitigil ang pagbibigay nito. Gayunman,
ipinagpapatuloy pa rin ito ng MWSS. Nakita ko rin na mayroon nga mga kunting kalabisan ang sabi natin, and in compliance with the call of the president for austerity. So, sa meeting kanina, during the, I mean, sa flag raising ceremony namin kanina, so sinabi ko na sa mga tao na na bawasan natin konti ating mga benepisyo na tatanggap. Pero bukod sa mga ito, may ilan pang paggastos ang MWSS ang kinwestiyon ng COA. Sa 2007 COA report naman, binatikos ang pag-hire ng mga consultants na kapareho lang naman ang trabaho at responsibilidad ng regular na empleyado. Pero mas nakakagulat, ang mga consultants ay nakakatanggap din ng mga benepisyong kagaya ng isang regular, gaya ng mid-year bonus, EIB bigay pala, modified grocery, meal and rice, financial assistance, at collective negotiation agreement. Ayon sa COA, nalalabag dito ang National Budget Circular number 433. Nakasad dito ng isang consultant ay walang karapatang tumanggap ng anumang benepisyo kagaya ng isang regular na empleyado. Iminungkahi ng COA na huwag nang ipagpatuloy ang pagkuha sa mga consultants na kapareho lamang ang trabaho sa mga regular na empleyado. Pero sa 2008 COA report, muli itong binatikos dahil ipinagpatuloy pa rin ito ng MWSS. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang MWSS sa mga obserbasyong ito ng Commission on Audit. Noong 2009, kumita ang MWSS ng 450 million pesos pero maliit raw ito kumpara sa kanilang utang na kailangan nilang bayaran na abot sa $125 million o 5.6 bilyon piso. Ito raw ang isa sa dahilan kaya naantalang pagbibigay nila ng benepisyo sa mga retirees nito. Malaking amount kasi. Sabi ko nga sa inyo, mga 700 million yan eh. So, and 15% is only 779 million pesos. So, talagang titingnan natin. Kasi wala naman kami, want you to know na, wala kaming subsidy or budget na nakukuha sa national government. Tila matagal pa nga maghihintay sa namang agapito bago makuha ang benepisyong matagal na nilang hinahangad. Kung maaari lang yung sinabi ni yung presidente ng Pilipinas, bayaran na nila lahat ng mga benefits na hindi na dami natatanggap. At para naman kami lumigaya. At makapagpagamot kami. Dahil kailan lang ba buhay namin? Matanda na kami. Buti kung tumagal pa kami ng 10 taon. Baka hindi lang. Baka 5 na lang siguro. Kung susuriin matagal ng kalakaran ang pagbibigay ng nakakalulang pasweldo at benepisyo sa ilang ahensya ng pamahalaan, insulto ito sa maliliit na taong naghihintay ng kakarampot nilang benepisyo. Huwag sana ito matapos sa mga pagbubulgar lamang bagkos ay magkaroon ng konkretong hakbang para tuluyang mapigilan ang mga pananamantalang ito. Ako si Jig Manikad at itong nakatala sa aking reporter's notebook.